Hello mga kabayan, kumusta kayong lahat? Nandito na naman ako sa loob ng warehouse mga kabayan. May gagawin naman tayong G-clip. Kasi nag-o-overheat daw to mga kabayan. Ayan oh. Ayan. So ngayon, ang diagnosis ko nito mga kabayan, marumi na tong radiator niya mga kabayan. Ayan. Kasi tingnan niyo tong atagas ng tubig niya, oh, ang rumi. Ayan. Ayan, oh. So ngayon babaklasin natin to, ipapalinis natin sa labas at saka ipapawilding din natin tong leak nya. Ayan. Ito ay G-clip mga kabayan, 7 tons na 4 clip. Ayan. Ayan, 7 tons sya. Ito ay China mga kabayan. Ito mga kabayan ay China yung gumawa nito, kaso yung makina niya ay Mitsubishi Japan. Ayan mga kabayan, yan. Yan ang Mitsubishi mga kabayan na 6 cylinder, ayan. So ngayon mga kabayan, dahil wala tayong kameraman, i-demo ko muna sa inyo kung paano baklasin tong radiator niya. Una, tanggalin niyo muna tong hose. Ito, hose clip. Bunutin yung hose. Tsaka doon sa kabila niya, sa ilalim. At saka, kung hindi na pwede tanggalin tong sabad niya, ito, madadala na ba tong radiator niya? Ayos lang kung hindi na pwede. Kung sakali, masikip, pwede natin tanggalin tong sabad. At saka, itong bolt niya dito sa, ito, dito mga kabayan, ito. Yan. At saka doon sa ibaba. So, pwede na niyong hilain yung radiator niya. Yan. Basta matanggal ninyo lahat yung nakakabit sa kanya na hose. Yan. Yan, yung radiator hose na nakakunik sa water pump. At saka itong radiator hose din na nakakunik sa water thermostat niya. Yan. Ito. So sana mga kabayan, palagi kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kami Nuloy's TV. At pindutin yung notification bell mga kabayan. Ito ay mga kabayan, ay 4 clip mga kabayan. Tanggalin natin tong radiator niya mga kabayan dahil marumi na. Tsaka nag-o-overheat niya. Tingnan nyo yung tagas ng tubig niya mga kabayan, ang lakas. Oh. Kaya madumi na. So ngayon, i-discuss ko lang kasi wala tayong kameraman, ako lang mag-isa. Yan. Mahirap magsalita mga kabayan, yung nakamas mga kabayan, hahabulin mo yung hininga mo. Yan. So ngayon mga kabayan, baklasin ko muna para malaman nyo na dumiya talaga yung radiator niya. Tingnan nyo yung loob mga kabayan, oh. Para ng putik. Yan. So ngayon papatayin ko muna mga kabayan. Babaklasin ko tong mga hose to. Lahat. Tapos ipapakita ko sa inyo pag naibaba ko na dito sa baba yung radiator niya mga kabayan. Okay mga kabayan. Hello mga kabayan. Ayan, nandito na. Binaklas ko yung sabad niya mga kabayan kasi hindi pwede malabas. At saka yung cover niya, yan. Thank you. Ngayon, hihilain na lang to. Kasama na itong mga lahat na hose. Kaya tatawag tayo ng kasamang paghila nito mga kabayan kasi mabigat. So sana mga kabayan may natutunan kayo. At abangan nyo lang yung bit ng radiator. Kung paano nyo binaklas, ganun pa rin yung pagkabit niya mga kabayan. Ayan siya mga kabayan. Di pwede baklasin yung radiator niya mga kabayan na hindi tanggalin tong sabad. Hirap mga kabayan. Ayan, nabaklas na natin yung mga accessories niya. Ayan. So ngayon mga kabayan, ihilaan na lang natin to.
paangat, paibabaw. So, subukan ko kung kaya ko ba. Yan, yan muna. Hindi kailangan ng mag-iisa kabayan, dapat dalawa katao. So ganun lang mga kabayan, mahirap magawa ng walang helper mga kabayan, kaya ngayon tatawag tayo ng tao. Okay mga kabayan, so ayan na siya mga kabayan, nababa ko na. Tingnan yung mga kabayan, oh, ang dumi, hmm? Na yung tubig niya, oh, ang dumi, oh. Tsaka tingnan nyo to mga kabayan, oh. Kaya ngayon ipapalinis natin to sa labas kasi ang dumi, kaya pala nag-overheat na siya mga kabayan dahil nasa ang dumi. Yan. Yan na siya mga kabayan, no. Yan. Ito nga pala mga kabayan ay forklift. Ayan. Kaya sana mga kabayan, huwag niyong kalimutan i-subscribe yung channel ko mga kabayan, Camino Luis TV, at pindutin yung notification bell. At huwag din ninyong kalimutan i-share mga kabayan para sa yung wala pang alam, may matutunan naman sila kahit unti-unti. Ito mga kabayan ay regulator mga kabayan ng forklift mga kabayan. Ayan. Ayan siya mga kabayan. Ang bigat mga kabayan. So kung paano niyo binaklas, ganun din sa pagkabit mga kabayan. So sana mga kabayan may natutunan kayo kahit unti-unti mga kabayan. Maraming salamat mga kabayan. Ingat kung nasaan man kayo mga kabayan. God bless. So mga kabayan, nandito na. Tapos na mga kabayan. Yan, ngayon kakabit ko na lang. Yan, siya na-welding na siya mga kabayan, oh. Yan. Saka nalinis na din mga kabayan. Yan. So ngayon ikakabit na lang natin 'to mga kabayan. Hanap tayo ng katulong mga kabayan. So mamaya mga kabayan, papakita ko sa inyo para malaman nyo nabigat mga kabayan. Yan siya mga kabayan, nalinis na. Yan, hmm? So okay mga kabayan, ayan na, nakabit ko na. Yan yung hose. Ayan, tara dito yung hose, ano, nahigpitan ko na yung hose clip lahat. Yung sa ibaba na lang ang di nahigpitan na hose clip mga kabayan. Ayan siya mga kabayan. So ngayon ilalagay ko tong bolt dito at saka dito sa kabila, tapos yung ano nya, tawag noon tapiraw yung cover nya sa ito, sabad. Ano yan, windbreaker, ano yan, ano tawag nyan mga kabayan. So ayan mga kabayan. At saka ito mga kabayan, huwag niyong kalimutan to mga kabayan. Itong ano, ito ay nasa ibabaw dito nakakabit yan. Yan. Ganyan siya mga kabayan. Yan. Ito namang isa, ito, itong may ano dito to sa ilalim. Nakaganito siya mga kabayan, no. Ganyan siya mga kabayan. Yan. Nakita nyo itong parang ano, ito, ito, ito. Ganyan siya, oh. Yan. Ganyan siya mga kabayan. Yan. Yan. Ganyan siya. Yan ang kabit niya. So may washer pa to, isa piraso dito para ganyan. Mga kaso nahulog. Yan. Ganyan siya mga kabayan. Yan. Yan, yan. Yan siya. Okay mga kabayan, huwag kalimutan mga kabayan, ha. At saka itong sabad, kaya hindi pa marunong,
Ganyan yung sabad ha. Tingnan nyo itong kabiyan ng hangin nya. Yan yan. Tingnan nyo yung ano nya. So ibig sabihin, ang ikot nya, ganun siya. Huwag baliktadin. Yan. Huwag ganyan magkabit ng fan. Yan. Yan. Baliktad na yan. Kung saan ang ikot ng makina, ganyan mo ikabit yung yan, fan nya. Yan, ganyan ha. Yan o. Okay mga kabayan. Kasi hindi nyo makikita kung paano ikabit. Lagay nyo lang doon. Yan. Lalim. Nakaganyan siya. Okay mga kabayan. Ayan na siya mga kabayan. Clockwise naman itong ikot nya. So dito yung ano nya. Yan. Kasi ganun naman siya ikot. Ganun. O, tingnan nyo. Kasi yung tapon ng hangin nandito sa loob. Ayan, ganyan siya mga kabayan ha. Okay mga kabayan. Yan. Okay. So maraming salamat sa inyo mga kabayan. Sana palagi kayo nakasubscribe sa aking channel, Camino Lois TV, at pindutin yung notification bell. At huwag din ninyong kalimutan i-share mga kabayan. Ngayon tatapusin ko muna ito mga kabayan ha, bago ko videohan ulit. Okay mga kabayan. Sa mga kabayan, tubig na lang kulang. Yan, mamaya lalagyan natin ng tubig. Tsaka papaanda rin natin. Ayan mga kabayan. Ayan na mga kabayan, tapos na, nilagyan ko na ng kulan. Okay. Last. Sobran. So, ayan na mga kabayan, maganda na siya. Ayos na yung tubig na mga kabayan. So ganun lang mga kabayan, maraming salamat mga kabayan. At sana palagi kayo nakasuporta sa aking channel mga kabayan. Maraming salamat mga kabayan, God bless. Ingat kayo palagi mga kabayan, bye bye. Maraming salamat. Tapos na ating trabaho mga kabayan. Yan. Yan, naganda na yan kabayan ha. Okay mga kabayan. Saka malalaman nyo pag leak mga kabayan kasi ito bumababa. Ngayon wala siyang leak. So ibig sabihin ayos na yung trabaho natin mga kabayan. Okay mga kabayan.